Tanong ka pa o problemang legal, huwag ka nang mag-alala, pagkat may pala. Karapatan ng mag-asawang legally separated. Sangayon po sa Article 55 ng Family Code of the Philippines, ang isang petisyon para sa legal separation ay maaaring ihain base po sa mga sumusunod. 1. Repeated physical violence or grossly abusive conduct directed against the petitioner, a common child, or a child of the petitioner. 2. Physical violence or moral pressure to compel the petitioner to change religious or political affiliation. 3. Attempt of respondent to corrupt or induce the petitioner, a common child, or a child of the petitioner to engage in prostitution or connivance in such corruption or inducement. 4. Final judgment sentencing the respondent to imprisonment of more than 6 years, even if pardoned. 5. Drug addiction or habitual alcoholism of the respondent. 6. Lesbianism or homosexuality of the respondent. 7. Contracting by the respondent of a subsequent bigamous marriage, whether in the Philippines or abroad. 8. Sexual infidelity or perversion. 9. Attempt by the respondent against the life of the petitioner. Or 10. Abandonment of petitioner by respondent without justifiable cause for more than 1 year. Ang naagrabyadong asawa na mayroong dahilan katulad ng mga nabanggit ay maaaring maghain ng kanyang petisyon sa husgado sa loob ng 5 taon mula nang nangyari ang kanyang basihan para hilingin sa husgado na maging legal siyang hiwalay sa kanyang asawa. Kapag po nakahain na ang petisyon ay may karapatan ang bawat panig na humiwalay ng kanilang tirahan. Kapag walang napagkasunduan ang mag-asawa na mangangalaga sa kanilang mga ari-arian, ang husgado po ang magtatalaga kung sino sa mag-asawang ito ang magiging tagapangalaga ng mga nabanggit na ari-arian. Kapag napagdesisyonan ng husgado ang petisyon na ito at ito ay pinagbigyan, ang mga epekto ng nasabing desisyon ay ang mga sumusunod. Ang absolute o conjugal partnership ay magwawakas subalit ang may salang asawa ay hindi maaaring humingi ng kanyang bahagi sa mga kita ng absolute o conjugal partnership at mapupunta sa kanilang mga anak. Ang kustodiya para sa mga menor de edad na anak ay maibibigay sa walang kasalanang asawa. Ang nagkasalang asawa ay diskwalipikado rin na makakuha ng mana mula sa naagrabyadong asawa sa intestate succession at kung may nagawang testamento ang inosenteng asawa, pabor sa may salang asawa nito ay mawawalan ito ng bisa ayon sa batas. Matapos na ang decree ng legal separation ay maging pinal, maaring ipawalang bisa ng inosenteng asawa ang anumang donasyon na kanyang isinagawa, pabor sa kanyang asawa maging ng anumang designasyon nito, pabor sa kanyang asawa bilang benepisaryo sa insurance policy kahit ang designasyon ng huli ay irrevocable. Ang pagbawi ng donasyon ay kinakailangang mairehistro sa Register of Deeds kung saan matatagpuan ang nasabing ari-arian. Anumang pagpapawalang bisa ng donasyon ay kinakailangang magawa sa loob ng 5 taon matapos maging pinal ang decree ng legal separation. Yun pala! At ito po ang ating hashtag Palanos! Manood, magtanong, para matuto! May tanong ka ba o problemang legal? Huwag ka nang mag-alala, pagkat may pala.